So hello, what's up sa inyo mga kadaver cats? Ngayon pupuntahan tayo magtatay na panshir mula pa rin dito sa North Caloocan, sa North Triangle mga kadaver cats. Tara, samahan nyo ko, kilala natin sila. Hello kadaver cats, kami ang father and son panshir ng North Triangle, si Dito Homes. Sama kayo sa look namin. Ito yung look namin. Isang taon pa lang ito nagagawa. Para sa anak ko na sinuportahan ko. Kasi hindi niya magkalapati. Ito. So, matanong mo lang anong pangalan mo, kuya? Cholo Parungo po. Remachas. Yun, Cholo. Ginawa niyo po itong loop na ito para dito sa anak niyo. Wala rin po ba kayong hilig sa kalapati? Dati yung bata ko. Mga siguro natigil ako sa pag-aalaga. Tapos ngayon yung anak niyo na nagpapatuloy, kaya sinuportahan niyo. Nagustuhan niya, kaya inanong ko na rin kung ano gusto niya. So kayo na mismo talaga gumawa nito. Di siya tumulong naman. Yun mga kadaver cats, yung papa niya supportive sa pag-aalaga niya ng ibon. Kaya ito, ginawa niya siya ng loop. Yan mga kadaver cats. So sa ngayon, naglalaro kayo sa club ngayon? Opo. Sino naglalaro sa inyong dalawa, si papa mo o kayo? Kayo dalawa na. Sinasamahan ko siya doon sa ano, pag may ano, may hagis, may training. Pag-abangan na, sino po yung nag-aabang dito? Dalawa kami. Yung isa siguro, tigakuha ng sticker, tapos tigatext. So yun, magandang bonding yan para sa mag-aba na ito, mga kadaver cats. So, ito yung mga ibon nyo, Tay. Puro mga young bird yung mga nakalagay dito. So, ba't nakiwalay po yung young bird? Para hindi bugbugin ng matatanda. Ito talaga yung para sa young bird lang talaga yan. Kaya, tapos ito yung purpose nito para sa tong ganito. Viewing area para iwas overfly. Sa young bird din kaya ayan, sama-sama na. So dito sa section na to, ano yung nakalagay dito? Mga old bird. Old bird lang yung tatlo na yan. So yung mga ibon na yan, saan nyo nabili yan? Mga painakay din namin. Painakay din yan. So saan kayo kumuha niya ng linyado? May linyado ba yung mga ibon na hawak niya? Online. Iba, meron naman. Ito mga online nung iba, pero yung iba dyan, merong linyada. So, yun mga kadaver cats. Ito yung pinakalop niya. So, si Cholo, ilan taong anak, Cholo? 13 years old. So, yun, supportive ng kanyang papa yung hilig niya. So, siguro may makaka-relate din dito sa mga magulang, lalo na sa mga anak nila na gusto mag-alaga ng kalapati. Sana, supportahan na lang natin, kagaya ng ginagawa ni tatay. Kasi magtatambay-tambay, magano-ano lang. Andito na siya. So, isang taon pa lang kayong talagang nag-aalaga ng kalapati? Ay, matagal na. Yung bago lang kayo sa ano? Para sa mga tingin, mga ano, yung bago pa lang kami doon. Bago-bago. So, saan kayo naglalaro ngayon ng ano, mga training? BSRPC na. So, ito lang talaga yung mga ibon niya. Meron pa ba yung ibang ibon? Apo, yung mga ano, mga breeder. Pwede po kami samahan doon? Ayan, mga kadaver ka, samahan natin yung dalawa nito. So ito yung pinaka-breeder nila mga kadaver cats. Ito yung mga ibon na meron sila dito. Ba't nakabukod to dito tayo nung breederan nyo? Mga nakaiwalay po. Mga hindi po season breeding. Di season, pero ito eh. May hinakay na. Sino nagpipili sa inyo para mag-pair ng ibon? Siya na yan. Siya na. Sa talaga yung pinaka-nagkatao talaga dito sa loob. Nag-aalaga talaga. Ayun mga kadaver cats. Ito yung section area nila. Tapataba. Yan. Yan mga kadaver cats. May pair sila dito ngayon. May mga linyada ba yung nandito na pinapipair nyo ngayon? Meron po. Anong pwede mong malaman kung anong line yan? Ito, Hormans. Hormans. Ayun mga kadaver cats, sapat sa atin yung ibon na meron sila dito ngayon. Yan mga kadaver. Ito daw mga kadaver cats, Hormans daw yan. Nabili mo din yan? Apo. Hindi ba yung pinaka-mentor mo? Yung nabilan mo yan? Apo. Yan mga kadaver cats, yung nagtuturo sa kanya, yung pinagbilan niya na ito, 4 months, no? Okay. Tapos yung Online po. Online. So, ayun mga kadaver cats. Sa mga vitamins naman, ano yung mga ginagamit yung vitamins sa mga supplement na binibigay sa ibon? May red cell. Ayan mga kadaver cats. May B12, multivitamins, B12, reload. Ayan mga kadaver cats yung ginagamit nyo. Probiotic. So, parang di na talaga ito newbie tong bata to kasi ang dami ng ginagamit nila na supplement para sa ibon. Marunong na talaga tay. So yung sistema pwede bang share sa amin yung paano tamang pagbibigay niyan? So Monday to Sunday.
Ano to? Ito pong B12 ano? B12 po. 2 times a week. Ayan. B12 na binibigay mo niyan. Sa breeder din, binibigay ka naman sa breeder. Suppliers, ano? 2 times a week. Yun din, oo. Oh. Yun, makaka-double gas. Tapos? Basta sa tubig po. Ayan, ihal sa tubig. Ito pa po. Probiotic. Apo. Yan. 3 times a week. 3 times. Alam ba ng papa mo yung mga ginagawa mong sistema sa ibon? Apo. Tatay nagturo sa inyan o may iba rin nagturo sa'yo? Wala po, sarili lang po namin. Ah, sarili nyo lang din sistema yan. So, ito yung mga ginagamit nilang vitamins, mga cadaver cats. So, meron pa silang mga probiotic. Tapos, meron din silang apple cider vinegar. Paano yung pagbibigyan nyo nito sa apple cider vinegar sa ibon? 2 times a week din po. Ah, pare-parehas lang din. So, ayan, may sistema na talaga dito sila sa loob, mga cadaver cats. So, ayan, anong kukuhain mo na yun na ibon? Ito po yung Santa Ana Finisher. Santa Ana Finisher. Kayo din nag-ayon na nag-lipad yan? Hindi po. Ah, na-acquire nyo lang? Apo. Yun, mga cadaver cats. Ano yung pinakalain yan? Litter po. Ah, yun, mga cadaver cats. Ang ganda naman ng ibon mo. Magkano yung bili mo dyan? 1.5. Oh, 1.5, mga cadaver cats. So, ito yung ibon niya na Santa Ana Finisher. Yan, ano mang line yan? Nangakok mo na yan? Ano po? B-Rouse. B-Rouse. Dr. I. So, yun, mga cadaver cats, ito. Sa mo na rin na-acquire yan? Kay Tonstan po. So, ano, may lipad ba yung ibon na yan? Wala pa po. Ah, wala pa. Inakay pa lang napunta sa'yo. So, yun, mga cadaver cats. So, magkano yung kuha mo sa ganyang ibon? 1,000 po. 1,000. So, yun, mga cadaver cats. Talagang bumibili talaga siya ng ibon para gumanda yung hawak ng linyada dito sa loob. So, si tatay talaga supportive sa anak niya dahil okay lang sa hintay na bibili siya ng ganong okay naman, ibon kahit mahal. Supportahan lang. So, ayun mga cadaver cats. Supportive talaga na tatay ito si tatay. May painakay siya ngayon mga cadaver cats. So, yun. So, ayan. Ano naman? Pairam. Ah, pairam lang sa'yo yan. Apo. So, yun. Ganda naman ng pairam sa'yo. So, anong lahi niyan? Johnson po, saka boxer. Oo, yun mga cadaver cats. Johnson saka imported po. Boxer. Imported pa? Uh-huh. Galing pa sa ibang bansa o lahi na lang? Lahi na lang. Oo, yun mga cadaver cats. So, swerte. Sinigpairam sa inyo, napakaswerte mo naman dahil pinapairam ka. Oo, yun mga tropa-tropa, sabi ni tatay. Dito may mga painakay siya ngayon mga cadaver cats. So, ayun, gabi na nanonood. Hindi isa lang yung inanak sa inyo na ito. Anong lahi niyan, yung ibon na to? Unknown line. Unknown line. So, ayun mga cadaver cats. Mayroon din siyang alagang unknown line din dito. Nabili mo lang din sa tropa yan? Hindi po. Sa kanto-kanto. Oh, sa kanto-kanto. Ayun mga cadaver cats. Siguro may makaka-relate din dyan sa inyo. Sa kanto-kanto. Pag may nakurso na daan talaga, minsan hindi maiiwasan yan. Pangyaya lang. Okay, mga cadaver. Pangyaya lang pala. So, dito, nakaiwala itong kak na to. Apo. Ayun mga cadaver cats. May line din yan. Apo. Pairam lang din po ng tropa. O, so, swerte mo lang sa pairam mo, ha? So, yung tropa mo din, mentor mo din, o kay... Apo. Mentor mo yung papa mo? Tropa po. Pairam pa sa akin, mentor po. Okay, mga cadaver cats. Pero yung papa mo, may alam din sa pagbibigay ng mga vitamins sa ibon, o... Sa tropa mo lang kayo kumukuha ng kaalaman. Tropa po, patungkali. O, yan, mga cadaver cats. So, dito may mga painakay siya ngayon, tapos yung iba nakabukod. Dahil di mata ibibreed, no? Apo. Ang marami ka talaga natutunan sa pag-iibon kasi ang ganda ng sistema niya rito mga cadaver cats. Ito ko sa mga vitamins niya. Batang panshir pa siya talaga mga cadaver cats. Nasa yung supportahan lang talaga ni tatay sa pag-aalaga ng ibon. So ito na yung kabuuan ng loop nila. Oh. Yan, meron, ito na yung pinaka-loop talaga nila nagawa. Si tatay mismo yung gumawa tapos tinulungan na lang siya ng anak niya na si Cholo. So ano ko lang tayo, anong pangalan niya ulit tay? Aboy. Cadaver cats, ito yung loop nila dito. Sila yung father and son loop mula rito sa North Triangle. So ano yung pinaka-final message nyo sa mga nag-aalaga ng ibon? Sa mga kabataan na nag-aalaga ng ibon, tapos kontra yung magulang nila sa kanila. Siguro huwag na pa sa kanila, huwag na pabayaan yung pag-aaral na isang bata. Hindi na masama siguro mag-aalaga ng kalapati. Ano, maganda rin naman, talagang ano rin. Talagang makakaandito sa ano. Andito sa bahay, hindi ano lang. Tapos ikaw, Cholo, ano mga message mo sa mga cadaver cats natin na mga nag-aalaga ng ibon? Ano lang po, ano lang po sila ng pag-aaral nila, huwag pababayaan. Tapos huwag pababayaan ng kalapati. Pa-champion. Kailangan talaga ang pa-champion ng mga cadaver cats. Kailangan, nasa utak din mo, huwag pa-uwi na malayo. Oh, yun. Kasi, sinimula mo na eh, maganda na yung mag-aalaga rin. Oh, minsan tayo din mga nagagalit sa kanya kasi minsan baka di na siya bababa.
puro dito lang siya sa taas. Dito muna ako lang. Dito ka rin. Pares kayo. Uy, binagal sa inyo yung ano, nasama mo tayo. Hindi naman. Sila yung Father San Loop na mula rito sa North Triangle. Na si tatay talagang supportive sa kanyang anak. Pag-aalaga ng ibo, siya supportahan niya. Mula sa pambili ng patoka, no, tay? Lahat. So, maswerte ka dahil supportado ka ng tatay mo. Kasi ibang bata parang kontra sa kanila yung magulang nila dahil sa pag-aalaga nga ng ibo. Kasi nga, sa iba, nakakabulok daw ng ano, ng bubong. Tapos, gastos. So, ayan, maswerte ka sa tatay mo na dahil siya supportahan ka ng ganyan. So ayun mga kadabar gods, na loop visit natin ang Father and Son Loop mula rito sa North Triangle, dito pa rin sa North Caloocan. So maraming salamat sa pagpahayag, magpa-interview sa atin tay, tsaka sa yung anak na si Cholo. Sana pagbuti mo yung pag-aaral mo at huwag pababayaan dahil yung kalapate nandiyan lang yan, yung pag-aaral. Kaya talagang kailangan natin yan. So nagpapasalamat din ako dahil sinamahan tayo rito ni Reggie. Yan, yung na-interview natin mga kadabar gods, si Reggie. Salamat sa pagsama rito. So, yun lang mga kadabar cats. Dito katapusin itong video na to. Kaya kung bago man kayo sa akin channel, please like, comment, share, and subscribe na rin para updated sa mga bagong video na labas atin. Huwag mong kalimutang i-on notification bell mga kadabar cats. Hanggang dito lang guys. Subscribe. Peace.